araw mga kapasyon, ito na yung nire-request nyo sa akin na paano mag-adjust ng headlight i Rusi Fashion. Version 1 to mga kapaps ha, sa version 1. So sa version 2, sa version 3, ibang adjustment. Pero ituturo ko rin yun kung saan ba na nakalagay. Okay, so sa pag-adjust ng ano ng headlight, ito yun mga kapaps. Ito yun mga kapasyon, ayan. Yung malaking tornilyo na yan. So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo taasan yung headlight, dahil nabababaan kayo, iikot nyo lang to. Ikot nyo ng clockwise. So, depende sa inyo kung hanggang saan ang gusto nyo. No? Chichekin nyo rin sa harap sa headlight para malaman nyo kung hanggang saan ang gusto yung adjustment. So, kung nabababaan naman kayo, counterclockwise naman, bababaan mo siya. Counterclockwise. Okay? So, habang nag-a-adjust kayo dito mga paps, chichikan nyo rin na sa harap. Harap mismo ng headlight. O, yan. Parang ganyan. Chichikan nyo rin. Kasi gumagalaw yan habang iniikot nyo. Chichikan nyo rin yan mga paps, ha? Kailangan magkatugma sila. So, ganun din. Kung anong ginawa nyo din sa kabila, ganun din gawin nyo. No? Kasi cape, pataas, clockwise. Pababa, counterclockwise. Okay? So, ha, inuulit ko, ha, kapag nag-adjust kayo dito, chichikin nyo rin yung headlight sa harap. Siyempre, para alam nyo kung hanggang saan kayo, saan nyo gusto. Ayan, makikita nyo. Kasi habang iniikot nyo, makikita nyo yung headlight dito sa harap. Headlight sa harap. Makikita nyo. Gumagalaw yan, mga paps. Yan yun. Gumagalaw yan. Kaya, chichikin nyo rin yan. Habang iniikot nyo yan. Okay? So, ganun lang kadali mga paps mag-adjust ng headlight. No? So, wala tayong choice kundi kalasin tong buong clearing sa harap para ma-adjust natin tong headlight. No? So ayan, sa nagtatanong kung ang motor mo version 1 Rusi Fashion, ganito ang style ng adjustment mo. Pero kung version 1, version 2, version 3, dito banda 'yon mga paps. So ayan, dito banda 'yon. Basta makikita 'yon sa bandang baba ng headlight, makikita niyo yung parang gear. So susumkitin niyo lang siya ng flat screw mga paps. Susumkitin nyo lang yon. So dun ma-adjust nyo na. Mas madali nga yun sa version 2 tsaka version 3 kasi nandito na sa baba yung adjustment ng headlight hindi tulad sa version 1 na pahirapan, kailangan pang kalasin yung buong clearings. Kaya wala tayong choice kung mga version 1 ha. Yan. Okay, yung dalawang tornilyo na yan, tandaan nyo, yan, makikita nyo naman yan, yung malaking tornilyo na yan, napakadaling makita yan. Inuulit ko, sa version 2, tsaka version 3, ang adjustment ng headlight nyo, nandito banda sa baba. Nandito yon, makikita nyo yan. Gagamit lang kayo ng flat screw para sa adjustment, okay? Sana nakatulong sa inyong pag-a-adjust, no? Sa inyong okay mga paps, siya nga pala mga paps, isa na rin sa mga tips ko, no, lalo na sa mga nalalabuan sa kanilang mga headlight, no. Ay nako, yan. Okay mga paps, no, sa lalo na sa version 1 sa nakaka-encounter na malabo yung kanilang mga motor, no, sa version 1 talagang obvious naman talaga, malabo talaga ang motor, yung stock na napakalabo. So yan, mapapansin yung mga paps, yung motor ko is version 1, so ni-modify ko na to mga paps. Ayan, makikita nyo, no, kasi yung version 1 kung matatandaan nyo, walang kintab yung yan, black lang yan, black. Kaya nangyari mahina yung buga ng headlight, malabo yung pinaka makintab niya lagi, kung saan nakakabit yung pinaka bulb,
Doon yung ilaw yung kintab niya. So, ang ginawa ko, i-modify ko itong headlight ko. Headlight ng motor ko. O, bimili ako ng sticker mirror. Meron yan sa online eh. Mga nabibili yan eh. Sticker mirror yun. Madali lang ito, mga paps. Lalagyan nyo lang yung buong paligid ng ano, ng headlight nyo sa loob. Headlight ng motor nyo. Tapos, nagpalit din ako ng 6-lead. Universal headlight. 6-lead. 6-lead yan, mga paps. 6-lead yan. 6-lead, no? 6-lead yan, mga paps, ha? Yan. Yan, dahil yan. Dahil sa pag-modify ko, yun, na limiwanag yung headlight ko. Di tulad dati ng stock na ko. Halos sa kapatay, sa dilim, pwede pa tayo maaksidente. Kaya sa mga gusto nyong i-modify, maging maliwanag yung headlight nyo, pwede kayo magpalit ng 6-lead. Universal headlight, 6-lead. No? Nakikita nyo na sa loob, yan, 6-lead yan. May video ako niya, mga paps, may tutorial ako niya, panoorin nyo. Tsaka yung pag-modify ng headlight, nakikita yung kintab na yan sa loob. Yan. May video rin ako niya kung paano ko nilagay. Panoorin nyo lang, mga paps. Ang pinakamahirap lang gawin dito, yung pagkakalas ng buong... ito. Napaka... Ano yan. Kaya may tutorial din naman ako niyan. No? Dahan-dahan lang yung pagkalas niya, mga paps, para hindi tayo mabasagan ng clearings or ng pinaka-headlight mismo. So, yun lang. Panoorin niya lang yung video ko. Kung hindi pa rin kayo satisfied sa pagmamodify nyo at na medyo hindi pa kayo satisfied sa liwanag, hindi pwede kayo magkabit ng driving mini light. So, ito, abang-abangan nyo lang ito. Ituturo ko rin kung paano ang wirings ng driving mini light. Okay? Para please makapagkabit din kayo. Kayo na mismo magkabit, mga paps, ng mga ng driving mini light nyo. Huwag yun na ipakabit sa iba para matuto kayo. So, actually, madali lang naman yan. Hindi naman yan ganun kahirap gawin. Basta tama lang yung pagtatap mo. Tama yung wirings ang ginagamit mo. Yan, mga paps. Kaya, lalo sa mga newbie, no? Malaking bagay kasi pag kayo ang gumagawa sa sarili nyo motor. Para pag nagkakaroon ng problema, kabisado nyo na. Kabisado nyo. Alam nyo kalikutin. No? Kasi kayo ang gumawa. Diba? Ayos ba, mga paps? So, yun lang, mga paps. Oh. Sana nakatulong tong video na to. At alagaan nyo yung mga motor nyo. Inuulit ko, preventive maintenance ang tanging paraan para tumagal yung ating mga motor. So, huwag natin sisisisihin yung ating motor balang araw na masira siya. Tapos sunod-sunod yung problema ng motor natin, kasisihin nyo yung sarili nyo kasi hindi nyo inalagaan. So, dapat alamin nyo yung preventive maintenance. Kasi kung meron kayong tinatawag na preventive maintenance, kahit anong pang brand ng motor nyo, kapatsaya naman yan o branded man yan, basta ang alam nyo yung paanong preventive maintenance, tatagal ang motor nyo. Okay, mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. God bless you all sa inyo lahat. Bye-bye!